medyo nakaka-worry lang po talaga itong 125 million for 11 days. For the information of everybody, I became the mayor of Santa Rosa, and yung confidential fund ko is like 7 million per quarter. And it's really hard for me to utilize that amount for 3 months. And this amount is so huge that needs to be investigated rightly. Okay, Congressman Dan Fernandez. Unahin muna natin dito sa tropa mo, yung kachismisan mo, no? Si Congressman Dong Gonzales ang tumataginting na 612 million worth ng project ng flood control kuno, kung saan kinasuhan siya. Ayan, si Aurelio Dong Gonzales. Ano po ang ikinaso sa kanya? Ay yung di umano ay flood control projects niya. Ito po ay paglabag sa Republic Act number 3019, which is yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, ano po yung akusasyon sa kanya? Kasi meron po kasi silang sariling construction company at meron silang 77% share diyan sa project na yan. Ang kaso, walang naramdaman ang taga Pampanga. So bakit hindi yan ang unahin mo, Mr. Dan Fernandez Ivana? Next, ito namang 5,000 flood control na ipinangako at binanggit nitong si President Marcos Jr. sa kanyang SONA. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. Na-itemize ba niya kung ano yung mga yan, ano yung project, ano yung lokasyon, amount, work, scopes and durations, sino yung mga contractors, expertise, classification, equipments, lahat ng mga ito na-identify ba? Kasi kailangan yan, transparent po kayo. Ito ba ay totoo or fake? Nung sinabi niya ito, 3 days, 3 nights ang flooding sa Manila, sa Luzon. Biruin ninyo, 1 billion a day ang ginagastos daw ng DPWH, pero bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa Pilipinas? Nagugulat ka dyan sa 125 million na confidential funds? Eh dito, hindi ka man nagulat dito. Wala pang isang araw to na event. Half day pa lang na event. So na, 20 million para lang sa pagkain para sa 2,000 na mga guests. Eh kung 20 million a day ito, kung i-equate natin doon sa sinasabi nyo kay VP Sara na 11 days, kung 20 million yan, in 11 days ha, ilan po yan? 220 million pesos. So, sino ngayon ang mas magasto? Eh, eto naman sa PhilHealth, 90 billion na excess na pera, contribution ng mga members ng PhilHealth. Bakit naman kinuha ito ng gobyerno? Eh, hindi naman ito kita ng gobyerno, kundi ito po ay contribution. Eh, hindi ba sa halip na ibigay ito sa National Treasury o sa government, hindi ba mas maganda na ibigay ito o ibambayad sa utang ng PhilHealth sa mga privado at public hospitals? Kasi may utang ang PhilHealth. O kaya, ibibigay ito o ibabalik ito sa mga contributors. O kaya kung pwede ay magkaroon ng pagpapamura sa mga bayad o premium ng mga contributors. So, Mr. Congressman Dan Gonzales, hindi po ba kayo nag-aalala at nagugulat at nalulula dito sa mga pinagagawa ng gobyernong ito? So, Congressman Dan Fernandez, ito po ba ang kasama ninyo na si Abante? Hindi po ba niya nalalabag yung RA 6713? Yung pagiging magarbo po. Kasi kung titignan natin, hindi ba't hindi kalakihan ang sahod ng pagiging congressman na 200 to 300,000 a month para magkaroon ka ng ganitong kamamahal? Relo 2.5 million,
Ayan, meron pang 2.7, tapos sasakyan, 20 million na sa Mercedes-Benz. Tapos itong bulletproof car na 18.5 million. Tapos yung belt, 37,000. At mas lalo pa ito. O, ayan. Itong si Congressman Ching Bernos na ito. Mukhang tinalo na ata nito si Napoles. Ano ho? Tignan ninyo, bag lang. 23 million. Isang bag niya, 48 million. Another bag, 19 million. O, ayan. Ito, 23 million. At syempre, itong si Kimbo na rilo pa lang ay million, 2.7 million. To, ano to, 285,000 na bag lang yan. Ito naman, ilan, 300K na wallet bag, 655, Chanel. Ito, 1.2 million na Hermes bag, 1.91 million na another bag. Ngayon guys, ito, pag tinotal natin lahat, itong mga ari-arian o mga gamit pa lang, designer, luxury na mga gamit ng mga bawat congressman sa inyo, ay hindi bababa ng 100 million pesos. Ito po ay maituturing na itong ill-gotten wealth. Kasi kung magkaano naman ang sahod ninyo, hindi po kami makapaniwala na kaya ninyong bumili ng ganito na walang in charge sa inyo. At ito nga po ang pinakahuli na kung tutuusin na itong dapat nating iniimbestigahan. Saan po nakukuha ng gobyernong ito na sa isang concert lamang ang bayad ay 60 million ang talent fee. Talent fee pa lang po yan. Hindi po natin alam. E dinadaan nila na ito po ay regalo o anuman. Kung ito po ay regalo, ay isang violation pa rin ito sa batas natin. Dahil bawal tumanggap ng regalo ang ating mga gobyerno. So, sa halip na kayo po ay nakatutok kay Vice President Sara Duterte, bakit hindi ninyo unahin ang inyong mga sarili? Gaya ng sinabi ni PRRD, mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, inano niya si Inday. And I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. So, ang tanong ko sa iyo at sa inyong mga kasamahan dyan sa Quadco Quadcom na yan, magkaano ba?